Yo, WB muli at eto na nga no, breaking news mga sundalo, nagulat sa utos. Duterte lang nakagawa nito sa Palacio Kongreso Mandana. At yun, para lamang ito at reaction video lamang. Ano mang sumang salaraon dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo hindi. At yun, play na natin. May honor ba tayo? Yes, sir! Lakasan mo, may honor ba tayo? Yes, sir! O, sino nagbe-birthday ngayon? Sawana bayan ko sa magnanakaw na trapo. Maaring sa iba ito parang maliit na bagay lamang, ngunit sa nakatanggap ng relo ay malaking bagay sa kanya. Madadala niya hanggang pagtanda niya isang alaala na minsang isang panahon, isang pangulo ng bansa, binigyan ako ng relo. Oo, relo lang sa iba. Ngunit ang paglaanan ka ng oras ng isang presidente ay isang malaking prebilihiyo sa sinumang tao. Ito ay isang alaalang hindi kayang tumbasan ng pera. Yan nga mga kabalits natin, no, na talagang kahit simpleng bagay lang, no, maaalala at maaalala talaga itong nagawa nga ng dating pangulo, no. Dahil nga sa talagang pagbibigay ng simpleng relo nga dito, no, sa isang kadete na matatandaan at matatandaan ito, no, na talagang ito nga isa nga sa talagang nagiging umano'y malaking issue na yung sa pangulo nga ngayon na ito nga, no, yung siniwalat ni Inday VP Sara na hindi umano na isa katuparan o naibigay itong relo na hiningi ng isang kadete rito, no. At yun, tuloy ba natin? Tayo na Pilipinas, tayo na magbago, hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang ngayon pa lamang ay alam na ng taong bayan kung sino ang tunay na namumuno at naglilingkod sa bayan. Kung mahal mo talaga ang taong bayan, ay handa mong ibigay at isakripisyo ang isang bagay kahit na importante pa to sa'yo, dahil dito mo mapapatunayan na kaya mong gawin lahat at isugalang iyong buhay para sa bansang Pilipinas. Kung ang simpleng relo ay hindi mo kayang ibigay o ialay para sa taong bayan, gaya ng sinabi ng Vice President na si Sara Duterte sa isang bayaning sundalo na handang isugal ang buhay para sa bayan, ay dyan palang mapapatunayan na ng taong bayan na hindi mo kayang isugal ang iyong sarili para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Sadyang naggalabasan na talaga ng katotohanan na hindi talaga tunay ang paglingkod mo sa taong bayan. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan matapos ginimbal ng Vice President at isiniwalat sa publiko ang isang nakakagulat na pangyayari at tunay na tinatagong baho di umano ng kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, narito ang full video na dapat malaman ng taong bayan at ayaw itong ipalabas ng bayarang media na tiyak na magpapaiyak at gigimbal sa mga ilang buayang mambabatas at mga loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Panoorin natin ang full video. Kasama kami, katayo kami, tuon. And merong isang graduate na, alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. Tama. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo should be so that the child will learn a lesson. Tama. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, katabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say?
Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, I have your watch as a graduation gift. Ang sagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized, toxic na yung relationship. I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng vice president, ito relo ng presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. So na-realize ko, toxic na ito. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Tama. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan. Ang 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Tama. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri dyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. Tama. And then I'll cut his head. Meanwhile, Tatay Digong, iba talaga. Iba talaga. Iba talaga. Grabe no mga kabalits natin no. Napakalaking kaibahan nga ng talagang dating pangulo at itong pangulo natin ngayon na kung saan dito walang patumangging ibinigay nga ng ating dating pangulo yung kanyang relo na hiningi ng kadete. Ayan nga yung ating napansin dito. No? Sa ganyang pamamaraan nga, mas lalo nga talagang minahal ng mga tagapagtanggol ng bayan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nga, no? Dahil sa kanyang pagpapakita ng malasakit, no? Lalo-lalo na dito nga no, sa kanyang naging pagbibigay ng relo sa isang kadete. No? At yun, tuloy pa natin. Iba talaga mga Duterte. Bali-balikta rin mo, iba talaga sila sa mga tao, lalo na sa mga kasundaluhan natin, kapulisan natin, or yung mga nasa serbisyo. Talagang alam na mga Duterte ano ang role nila sa society at gaano kalaki ang iaambag or maaambag nila sa bansa natin. Tama. Kaya ganun-ganun na lang ang pagpapahalaga ng mga Duterte talaga sa mga kasundaluhan natin, kapulisan natin, na which is natatawa ako, di ba? Kasi hindi alam ni President BBM ang kanyang gagawin doon sa pagingi, di ba, nung graduate, no, sa kanyang relo. Parang ano kasi yan mga lords eh, parang tradisyon na ata nila yan eh. I don't know ah, parang tradisyon na ata kasi di ba ginawa nila kay Tatay Digong tapos hiningi din no kay PBBM ngayon yung kanyang relo. Nako, pasensya na, mahal kasi yung relo. Mahal po kasi iyon. Grabe mga lords no, dito mo makikita kung talagang sino ang may mas malasakit talaga sa mga Pilipino. Grabe no, talagang gets ko na si VP Inday Sara San siya nanggagaling eh, no? Yung imagine mo, 1 year plus na pagrespeto at pagiging humble ni VP Inday Sara kay PBBM, grabe sigurong pagtitiis yun, no? Kasi ang dami siguro niyang mga nadidiscover at diba nare-realize na parang hindi naman na tama itong ginagawa ng presidente. Diba? Buti na lang talaga nagising si VP Inday Sara and hindi na siya nakikipag... Diba? Hindi na siya nakikipag siksikan, no? Sa presidente. Kasi even our president, hindi niya alam ang gagawin.
Nang lumabas ang balitang ito, ay halos tila maiyak at madismaya ang taong bayan. Matapos kinaladkad at matapang na isiniwalat sa publiko ng Vice President na si Sara Duterte ang tunay at anong klaseng ugali ang tinatago nitong si Pangulong Bongbong Marcos. At ayon pa sa kanila, dapat nating purihin si VP sa kanyang mga sinasabi, sang magaling na leader at pusong malambot para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Anong klaseng presidente, bangag talaga. Mag-resign ka na po. Nakakasawa na po ang gobyerno mo. Kaliwat ka na ng corrupt. Take over ka na po, mahal naming VP Duterte. Mahal ka po ng taong bayan. Yes po, talagang di ko mapigilang mapaluha sa ginawang pagbigay ng relo ni PRRD sa isang kadate ng buong puso bilang pagpapakita ng taos-pusong suporta sa buong sandatahang lakas ng bansang Pilipinas. The best kayong mag-ama. Proud ako sa inyo po. Di mapapantayan ang pagiging pinuno ninyo sa bansa natin. Sayang lang, nagkaroon ng pandemic po. Sa ganun pa naman, sinagip ninyo ang Pilipinas. Di talaga mapapantayan ang katapangan, kagalingan at katapatan ninyo po. Don't give up sa paglilingkod sa ating bayang Pilipinas. Nasa likod ninyo po kami, mga mahal niyong Pilipino. Maraming salamat sa malasakit ninyo sa Pilipinas niyong mahal. Solid and loyal Dutertes. Mabuhay kayo PRRD at VP Sara. Sasamahan namin kayo hanggat dulo po. God bless sa Pilipinas kong mahal. Always ingat sa atin lahat po. Relo lang, di pa maibigay. Ilang milyon ba ang presyo ng relo niya? OMG, pera naman ang taong bayan ginastos nila. Nako BBM, yaman pera lang yan. Mahalin mo mga pulis at sundalo mo kasi sila ang kailangan ng bansa natin. Nakakasad naman sa bata. Napahiya siya. Ang daming kapalpakan ni BBM. Talagang patunay lang na hindi siya deserving bilang isang pangulo. Nakakahiya. Simple common sense. Hindi makaintindi. Unquote. Pag-usapan natin ngayon yung kwento ni VP Sara na napahiya ang isang PME graduate dahil hiningin niya yung relo ni President Marcos Jr. at hindi binigay. Why will I give you? Tapos pinagtawanan pa ng mga malalapit na alalay ng Pangulo. Okay, dito mayroong pinakita ni PH Update, isang kaibigan nating DDS vlogger. Si PRRT, siguro, if I'm not mistaken, mga 2022 ito na graduation sa PME. Ang kadete, humingi ng relo kay PRRT at ibinigay. Okay, I hope makita niyo may idea. For being part of another milestone relo in the history of the Philippine Military Academy. To our graduates, the members of PMA Mabalasing Class of 2019. At 2019 pala. Okay. Klaro ah. 2019 na PMA graduation. Ang kadete, gumagana siya, tinuturo ang wrist ni PRRD. Na sense, na naramdaman, siguro hindi nagsabi yung kadete. Naramdaman lang ni PRRD na gusto niya yung relo. O yun, ibinigay. That is recorded. Naka-video yan. Okay, i-compare natin itong nangyari sina PBBM na nandun si VP Sara at hindi ibinigay. Anong makikita natin sa leadership ng dalawang pangulo? Isa, masasabi ko dyan,
may tinatawag na emotional intelligence. Kasi mayroon IQ, intellect. Kaya lang yung emotional naman, yung pakikipagkapwa-tao. So, sino ang may mas mataas na emotional, emotional intelligence? Basta yung pakikipagkapwa-tao. Si PRRD, binigay niya. Si TTD, sabi niya, why will I give you? Tinawanan pa, napahiya yung bata. At yun na nga, kapag nag-imagine na lang BP Sara na parang I will cut his head again, no? So, yung kadete, i-analyze natin yung kadete, no? Bakit nagawa niya ng ganun? Sabi nga ni BP Sara na there's some inappropriateness, parang hindi bagay, hindi ano. So, I can just hinala ko lang ito. Baka itong kadete na ito, kung kailan yan nag-graduation, nalaman ng kadete na ito yung nangyari noong 2019. Kasi kung napakaswerte yung kadete na binigyan ng relo ni PRRT, siguro naging kwinto-kwintuhan yun sa PMA, naging sika. Eh itong graduate na ito sa PMA, gusto rin niyang may experience ng gano'n na magkaroon ng relo ng isang presidente. Yun lang, hindi siya kasing swerte ng class of 2019. Hindi siya kasing swerte. Baka, hindi ko lang mala, baka class of 2023 kaya itong pinangyarihan nito, o 2022. Hindi, 2022, ano na eh. PRRD pa ang presidente noon. So, most likely, class of 2023 or class of 2024. Kailan ba? Baka most likely 2023 to. So, gusto lang niyang parang pumapil o magkaroon ng ano, ng impact. Ganyan yung mga graduates eh. Kanya-kanyang pakulo. Mm-hmm. Yun lang. Wrong, ano siya, akala niya parehas ni PRRD ang presidente ngayon. Eh yun, napahiya siya. Yun lang. Okay, so, kung ako, example lang ha, kung ako ang presidente, anong gagawin ko? Of course, once in a lifetime yun eh. Pwede kong gawin yung ginawa ni Tatay Digong. Kung ako yung presidente. Kasi material lang yan. Relo lang yan. Sana all yung mga leaders natin na ganun ba yung makikita mo yung generosity o yung puso ng isang tao. Binigay niya ang relo niya. Yung isa naman, namamahalan siguro. Magkano kaya ang kantidad ng relo ng Pangulong Marcos Jr. na hindi niya kayang ibigay? Okay? So, sayang, it's a golden opportunity sana kay PBBM kung ibinigay lang niya yung relo niya. Pabor sa kanya yun. It's a once in a lifetime experience para sa mga bata. Si PBBM naman, maipakita niya na he's a leader. Na generous enough to give what he has. Kasi minsan ka lang mag-graduate sa PMA tapos mapahiya ka pa. And I believe yung pangyaring yan, eh, naging usap-usapan sa mga kadete, yung mga graduates, and yeah, nagkakaroon ng comparison between PRRD na nagbigay ng kanyang relo at si PBBM na hindi nagbigay. O, yung isa pang ano dyan, yung tumawa, tinawanan pa. O, another option sana, kung example, masyadong mahal. Kung ako yung presidente, pwede kong, ganun ba? Sandali. Oh. Tatawag ako na akong staff. Okay, gusto kong bigyan ng relo itong bata na ito. Kailang huwag muna ito ha. Kailang matatanggap mo. Basta importante is hindi sana napahiya yung bata. Kung masyadong mahal yung relo na yon, edi magbigay ng ibang relo.
Mm-hmm. Para lang mapagbigyan yung bata. Kaysa yung ganun na grabe ang pagkapahiya ng bata. So again, makikita natin yung leadership. It's a leadership failure na ngayon, sa usapan niya ngayon, na vulgar na. alam ko, nung Marawi Seeds, palaging magbisita si PRRD sa front line, doon sa main battle area. At ganun, namimigay siya ng ano eh. Iba't iba ang pinamimigay sa mga tropa. Kaya high moral ang mga tropa ng Marawi Seeds. Kasi yan, kasama yan, relo, kasama yung mga pistola, kung ano-anong mga magagandang bagay na ibinigay sa ating mga sundalo. Kaya tuwan-tuwa ang mga sundalo natin ng Marawi Seeds dahil nagkaroon tayo ng leader na mataas ang emotional, EQ, emotional quotient, marunong makipagkapwa tao. So, ito ngayon, ating presidente, wala. Inignore niya yung request ng bata. Ulitin ko, pwede mang bigyan na kahit hindi yung nakasuot kung multi-million relo na yon, pwedeng mabigyan na ibang relo. At least, napagbigyan yung bata. Di ba? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. At yan na nga mga kabalits natin, yung mga ilang naging tampok at mga naging tugon dyan. No? At kayo, sa palagay nyo, anong masasabi nyo sa naging tila nga ba no, pagbibigay nga ng dating Pangulo ng relo dito nga sa isang kadete? At yung ating Pangulo ngayon na hindi nga naibigay sa isang kadete yung kanyang relo. No? Diyan nga daw umano yung pagkakapahiya itong kadete na to. Dahil nga sa paghingi ng relo dito nga no, sa Pangulo natin ngayon, na hindi nga napagbigyan, no? Samantalang yung dating Pangulo, eh agad-agad niyang ibinigay yung suot na relo nito dito nga sa isang kadete. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa lahat ng patuloy na sumusuporta at patuloy na nagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Subscribe ka dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits!